welcome or welcome back again to my YouTube channel! So, for today's vlog, isha-share ko sa inyo kung paano ako nag-prep-pack ng Ukay Bundle and kung paano ko ito pinoproseso ginagawa. So, kung interesado kayong makita kung paano ko ginagawa ang Ukay Prepack Bundle, just keep on watching. Okay guys, no? So, konting chika muna tayo kung ano nga ba yung Prepack Bundle. So, ito yung Prepack Bundle para sa akin dahil ito yung ginagawa ko. Ito yung mga Ukay Bundle na madali i-market sa mundo ng ukay and perfect itong panimula para sa mga gustong pumasok sa mundo ng ukay pero walang puhunan and saktuhan lang yung puhunan pero gustong i-try dahil patok na ito ngayon dahil nga nag-pandemic, nag-boom talaga yung online selling and karamihan sa mga nakikita natin na nagla-live selling sa online tuwing umaga, hapon, gabi ay mga damit. And unang-una, bakit nga ba nauso ang Ukay Prepack Bundle? Una nga, dahil affordable. Pangalawa, hindi siya kagaya ng pagbili ng ukay na bulto na makakaroon ka talaga ng mga damage at medyo may konting mga hindi maganda dun sa lalamanin ng damit. Dahil nga, ang Ukay Prepack Bundle is personal handpick. So, ako yung namimili. Hindi siya gaano pangit or walang mga sirang naman and hindi naman din siya sobrang magaganda na may mga pure branded dahil nga personal handpick dahil syempre hindi naman hahaluan ng sobrang lahat magaganda yon dahil nga 1,000 peso lang naman yung halaga niya. So, saktuhan lang and ang importante mabebenta mo lahat yung item dahil walang sira, walang damage, walang mancha and hindi siya ma-pure masando. Talagang mabebenta mo dahil nga pure t-shirt siya or mga dress or whatsoever. And mabilis mo siyang mapapaubos dahil saktuhan lang din yung laman niya. Okay, so ang karamihan guys na inuukay prepack bundle, ang in-demand ngayon ay Korean piece or kilala din sa ladies t-shirt or kilala din sa blouse mixed piece yung pangalan niya. So ako dati, K-piece AB yung madalas kong pinaprepack bundle or binibilo kong bulto nang nagsisimula pa lang ako sa mundo ng ukay. So, sasabihin ko muna sa inyo no, yung mga packing ng Korean tees. So, ang packing kadalasan ng Korean tees ay ladies t-shirt, oversized t-shirt, t-shirt dress, some sando, some crop top, and some polo shirt, and minsan, meron ding mga nahalong mga, alam mo yun, yung mga dress talaga na sexy dress. Yun. So, yun po yung kalimitang nahahalo sa isang packing ng Korean tees, mapa class A or class AB. So, sa video na to, ang ipapakita ko sa inyong isusort natin para magkaroon ng isang bundle ng prepack ay Korean tees class AB. Okay? So, mamaya ipapakita ko siya sa inyo kung anong itsura niya at kung paano natin siya isusort. Anyway, guys, so ako, tatlong ranges lang nagre-range yung pagbebenta ko ng Ukay Prepack Bundle. Una, worth 1,000 peso, which is affordable. And yung isa is 1,500 and yung isa is 2,000. So, sa 1,500, meron akong 25 pieces or 230 pieces na nilalagay. Sa Tigo 1,500, meron akong 40 to 50 pieces na nilalagay. While sa 2,000, meron akong 70 to 80 pieces na nilalagay. And take note, magaganda lahat naman yun and hindi siya patapon. Hindi siya sinakos na tinatawag. Talagang personal handpick ko siya. And syempre, yung kikita din talaga yung bumili sa'yo. Syempre, maliit na nga lang yung puhunan, ibobobos mo pa. Or lalagyan mo pa ng mga may sira or pangit, diba? Syempre, pangit naman yun. So yun, sa 1,000, yun yung kadalasan kong ginagawa na pagsusort. Actually, guys, ganito kasi yan eh. Sa isang Korean tees na isang bulto ng 45 kilograms, meron siyang estimated na laman na 350 pieces. I mean, 300 pieces more or less na yun. So, sa 300 pieces na yun, guys, is
hindi mawawala yung may mga damage. Factory sealed po ang isang bulto ng ukay na 45 kilograms. So talagang hindi din alam nung nagtitinda sa'yo or ni seller yung laman ng isang bultong ukay. Kaya nga, ang gasgas na word pagdating sa ukay is risky, which is totoo po yun. Nasa tiyaga, diskarte, at kung paano mo mapaganda yung presentation ng isang damit para mas mahal mo siyang mabenta at ma-market mo ng maganda sa social media platforms. No? So, yun. 300 pieces more or less. Ako, sa case ko dati, naalala ko, maraming minsan meron kang matatapat na napakadami sando. And ako, yung ginagawa ko guys, kapag puro sando yung iba, ginagawa ko lang siya pong pang-free kapag nagla-live selling ako. Basta maka 5 pataas kami, free kang isang sando. Pag 10 pataas, dalawang sando. Ganun ako. And syempre, kanya-kanya naman yung discard since live selling ako before bago ko maging supplier ng isang ukay bills. And then, after nun, sinosort ko muna siya, no? So, if yung sando, pang free na yan. And then, yung mga tinginin mo na parang mga t-shirt na simpler worth 50 pesos pang bargain kaya sa live selling, dito yan. Dito naman sa side na to, yung mga branded, maganda yung mga print, walang sira, makapal yung print, good, as new yung itsura niya, walang mancha, pang 100 to 120 pesos ko yan. While here naman is yung mga pang prepack bundle ko. Yes, hindi ko tinatanggal yun. Talagang pag bumibili ako dati ng isang bulto, naglalagay ako ng prepack bundle. Unang-una, napakadali kasi magbenta ng prepack bundle. Kapag nakabenta ka ng isa, 30 pieces agad, halaga 1,000, 30 pieces agad yung mawala sa damit mo. Kasi diba, sobrang hirap ibenta talaga nung napakadaming damit na 300 pieces, more or less. Lalo na napakadami mong kalaban yun sa online. So, kanya-kanyang strategy nga naman, no? So, yun nga, yung isa kong pamamaraan is prepack. So, ang ginagawa ko dati, pinupost ko siya and binivideohan ko siya. Mamaya ipapakita ko nga sa inyo. So, yun. Kapag, afternoon, kapag may bumili, saka ko siya ayusin and ibabundle ko na siya. So, ito nga pala yung mga sample. Yan, yung mga sample ng successfully na-deliver ko na matagal na yan nung nag-umpisa pa lang ako sa mga prepack bundle. Ayan. 1,000, 1,500 to 2,000 lang yung worth, yung price niya. And ang maganda dyan, mabilis mong mapapaubos kasi hindi nga sobrang dami, saktuhan lang. And ang mahalaga naman kasi sa pag-business mo is nakukuha mo yung puhunan. And then after nun, diba, parang kahit maliit yung kinita mo, ang small income is income pa rin naman yan. And tandaan nyo po, wala pong nagsisimula sa isang business na malaki agad, syempre dumadaan sa proseso, papaliit, papalaki, dahil nga ikaw yung magpapagrow sa negosyo ang sinimulan mo. So, ayun, kung excited na kayong makita kung paano ko siya isusort, so, tara na! So guys, ito yung half bill ng isang bulto. So yung isang bulto niyan guys is nabenta ko na. And ito ay Korean Tees Class AB lang po, which is 3,500 po ang isang bulto. And kalahating bulto na lang po yung natira sa akin dahil nga ang ginawa ko is half nito ay binenta ko dahil nag-offer ako ng half bill din, hindi lang isang bulto. And then guys, eto na. So, isusort na natin siya ngayon. So, ang pagsusort nito guys is from mga pang prepack and yung mga pang bargain and yung mga mabibenta ng mahal if meron mang natitira pa ditong branded. Dahil nga class AB to, more on bargain ang expect nating laman nito guys. Hindi pure na magaganda. Swertihan lang din sa laman. And kung class A to na Katie's man na pa, merong mga branded talaga kasi medyo mahal ang puhunan, kaya maganda din ang laman nun. Compare sa class AB na murang puhunan and more on bargain siya. So, tara, samahan niyo akong mag-sort!
Okay guys, so tapos na tayong mag-sort. So ito yung laman ng kalahating bulto or half bill. Ito yung nandito is pang bargain ko yan na 50 pesos lang nagre-range. And kasi nga nakita ko okay lang yung mga quality nila. And ito namang nandito is yung mga pang prepa ko, which is one set lang yung nakuha ko sa half bill na to, which is okay na din, di ba? Meron na tayong automatic 1,000 peso na benta dahil nga nakagawa tayo ng one set. So ito is yung pang bargain ko na 50 pesos na pang live selling ko. And may sandong konti, ipang free ko na lang yan. So babalutin na natin tong prepa na to. And eto guys, ipapakita ko muna pala sa inyo yung itsura nung nakuha ko or na-sort ko. Nakita nyo naman yung itsura niya, hindi siya pangit. Hindi din siya sobrang ganda, saktuhan lang na pangbenta. And mix na po yan, minix ko na. Merong t-shirt, merong hoodie shirt, merong medyo maliliit na sizes, malalaking sizes, and oversize. And meron ding mga crop tops and all. So yan yung itsura niya. So, eto guys, yung laman netong prepack bundle na one set na nagawa natin is 25 pieces. So, hindi na rin masama guys kasi lalagyan ko to ng 5 pieces na free, bali 30 pieces. So, eto, since gamay ko na yung mundo ng pagla-live selling ng Korean teas, is mabebenta to ng 80 pesos. So, kung ang isang damit ay bebenta mo ng 80 pesos, may balik kang 2,000 pesos. Halos kalahati yung naging tubo mo, which is hindi na rin masama. Dahil parang ang puhunan mo lang sa isang damit, dahil 25 pieces to, ay 40 pesos ang isa. O, diba? Bongga! At dahil guys, na-videohan ko na to isa-isa, makikita na ni buyer yung laman nito pag nagustuhan niya to, ready to ship and to pack na to. Okay guys, no? So yon yung half bale na lang ng Korean Teas Class AB na tinitinda ko. So yes, nagbibigay kasi ako ng isang bulto at kalahating bulto ng ukay. So yung kalahating bulto nun, nung pinakita ko sa inyo is sold na, nabili na siya through Shopee checkout. Then yung kalahati, since wala pa namang bumibili, yun na lang yung ginawa ko example kung paano gumawa ng isang prepack bundle or paano makuha ng isang prepack bundle, no? So yun, yung kalahati na yun, yun nga, oh, tingnan nyo, sabi ko sa inyo, meron sando, kaunti, yun yung ipang pipri ko. Yun namang natira doon is pang bargain ko nga na 50 pesos and then while yung natira is pang prepack bundle ko, oh, di ba? Nakakuha ko ng isang pang prepack bundle, no? Kasi hindi siya, class AB lang naman siya, so more on bargain talaga siya. So konti lang yung nakuha kong prepack bundle, isang set lang. Siguro kung nakita ko pa yung laban ng isang half bill na nabenta ko, baka makuha din tayo ng isang set. So dalawang set na yun. So 1,000, 1,000, may 2,000 ka na. So i-share ko sa inyo guys yung magiging income kapag bumili ka ng isang bulto dito sa Strategy ko, no? So, yung isang bulto na binenta ko is 3,500 lang yun. 45 kilograms factory sealed, no? So, if halimbawa bumili ka ng 3,500, yung puhunan mo, and then, half bale mo siya, pinagdalawa mo kagaya ng ginawa ko. So, yung half bale na yun, yung nabenta sa akin, is cost 1,900, okay? Wait, i-check natin kung tama, no? So, 1,900 yon plus yung isang ukay, doon naman sa kalahating natira, yung pinakita ko sa inyo is meron tayong nakuhang isang prepack bundle which is binabenta kong 1,000 pesos. Tapos, doon naman sa bargain natin, halos nasa ano pa yun eh, nasa 80 pieces pa yon. So, pagpalagay na natin 80 times 50 pesos. So, may 4,000 ka pa. Plus yung 1,900 mo. And then yung 1,000 na per pack bundle. So, ang total is 6,900. Which is sobrang laki ng tinubo mo kalahati na. Kasi ang puhunan mo ay 3,500. So, ang tinubo mo is 3,400. O, diba? Ang ganda din naman ng income kapag nagpe-prepack ka ng ukay. Although, mas maganda din ang kita kapag live selling. Kaya lang matagal, diba? Matutulog yung pera mo. Eh, kung nagbabawas-bawas ka kahit ilang piraso sa prepack, so, mas mabilis mong makuha yung income mo. And, yun. Diba? Ang laki ng naging kita doble, no? Class AB lang yun. And, ang tip ko sa inyo kapag bibili kayo ng isang bulto is kapag mag-offer din kayo kagaya ng ginawa ko ng kalahating bulto, ang paghahati po nun, hindi po pinilian. Take note, huwag nyo pong piliin na ito maganda dito, pangit. Huwag po ah. Oras na binuksan nyo yung isang bulto, may dalawang bundle kayo dyan, tapos
lagay lang ng lagay sabay. So, para equally fair, divided into two siya. So, ako, ganun yung ginagawa ko sa mga katuwang ko sa bodega, ganun. Pag nagbuas kami, pag may bumiling isang kalahating bulto, ganun. So, if itidira ko yung kalahate para pag may nag-inquire ulit, yun lang yung ibibigay ko, hati na, naka-tape na. So, after nun, hanggang sa maubos, so, itake mo na. Kaya ako, as a seller, kahit na nagbibigay ako ng half bill, para na din makatulong ako sa mga maliit na puhunan, kahit nagbibigay ako ng half bill, hindi ko siya pinagpilian at wala din akong alam sa laman nung kalahating bulto na yun, kahit tinanggal ko na siya sa pagka-factory seal. Ganun po ang half bill. So, di ba, nakita nyo guys, sobrang laki po ng naging balik. Di ba? Hindi din ako makapaniwala ang laki ng balik. So, ganun lang yung strategy sa ukay. Tsaga ka lang. Talagang, di ba, nakita mo kalahati din yung tinubo mo. Talagang kailangan ng tsaga, diskarte, effort, pag effort and yung pagiging malikhain mo sa isang presentation. Kung Korean teas ang ma-advise ko, huwag nyo na po siyang labhan. Talagang ganun na, yun na lang siya i-strategy. Pero kung dress siya, polo blouse, dun nyo siya gawing labhan para mas maganda nyo siyang maibenta ng retail na talagang minamanikin and pina-flatline nyo yung picture by posting or inilalive nyo siya. So, yun. So, next time, isi-share ko naman sa inyo kung paano pa ako mag-sort ng ukay veil na dress na premium quality at kung paano siya ibebenta kung magkano yung kakalabasan na tubo. No? So excited na ako. And that is all for today's vlog. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. Then always be kind. Bye-bye!